maintain on valid premises, but also between the audience and the actors in city. Yes, thank you very much. Your coming event is the So actually, I think that the studio kasi sabi ni ang Philippine curriculum. One more for you, and then one more for you. Okay. And who has? Yes, the cow likes to jump over the moon. The funniest thing that happened. Who loves the boy then? I think I was up like that. Yeah. Okay. I look up. Join us during our work trips abroad. Philippine delegation, as well as the Philippines versus school of business. No? Pakakwento na lang po yung visit niyo rito. Ano yung bakay ninyo? Visit sa visit niyo? Yes. Unang-una, nandito tayo para sa Southeast Asian Ministers o Organization. Unang-una, nandito tayo sa Southeast Asian Education Ministers Organization. Ito yung presidency ng Philippines. So, nandito tayo sa Cambodia to seek their support doon sa 777. Nagagawin natin for the presidency of the Philippines. Ito yung 7 priority areas ng CEMEO, 7 flagship projects, and 7 international partners. So unang gagawin natin ang unang event natin o yung unang project natin ngayong May. And tutuloy yun hanggang January and February next year until intern over natin sa Brunei yung presidency ng CEMEO. And nandito din tayo sa CEMEO Technical Education Office para pasalamatan sila sa kanilang regional networking ng mga technical education centers and schools and sa mga accomplishments nila as a CEMEO TED Center. Ano bang yung best practices so far na nakita niyo pwede natin i-adapt sa atin? Sa Cambodia? Apo. Very short at very limited yung discussions na kanina, no? But nakita natin na mayroong similar issues and challenges ang education system ng Cambodia and ng Philippines. And nakita natin na pwede nating tutukan o tingnan yung kanilang teacher training. Dahil meron silang teacher training program reforms na ini-implement ngayon na gusto din, yun din ang pakay natin doon sa atin sa Pilipinas dahil meron ngang kakulangan yung quality of education natin. And isa doon ay yung teacher factor natin. Saan po kayo nagkakaparehas ni ng counterpart ni ma'am sa goals? Anong similar goals niyo? Opo, pareho naman, no? We follow the Sustainable Development Goals and then we envision access, equitable access, quality of education para sa the Philippines and Cambodia. Ano una yung nag-reaction na napanood nyo yun? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause.
itigil mo na yung klase. And when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So, there's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty, ma'am? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat. Lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher na tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya mag-klase. Ano pa isip ko ba? Ma'am, yung concern ng iba ay bakit daw po yung nilalist pa yung pagpapagalitan niya sa mga bata? Ano pong social media rules po ba ng depth? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, nakaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. School intervention sa mga bata na sinabihan niya na scholar, walang mararating. Anong gagawin niya? Eskwela ang dapat sa mga school children na yun. Siyempre, hindi naman po lahat yun ay makukulit, magugulo. Yes, oo. Meron naman tayong psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin kung merong mga bata na nagmanifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Marami kasi nagtatanong about sa political discussion namin with former President Rodrigo Duterte. So, yan ang sinabi ko. Hindi kami nagdi-discuss ng politika ni President Rodrigo Duterte. Noon man, bago pa siya naging president, nung naging president siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. And with regard naman to President Bongbong Marcos, hindi namin pinapag-usapan yung mga paniniwala ko or stand ko or opinion ko sa mga national issues. Last from my end, Ma'am, Pastor Kibulo, inisyuhan ng Senado ng arrest order. What's your advice to him and your thoughts? Well, hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no? What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise.